Ang kinagandahan sa auto shutdown na to, pagka may music at wala na siyang oras, mamamatay din yung music, makakat off siya. Then itong keyboard, naka-disable, pati itong mouse. Kaya kahit anong pindot nila, mag-auto shutdown pa rin pagka wala na siyang oras. So, yun ang kinagandahan ng application na to. So, try natin. Ulugan ko. Tapos, try natin magpatugtog. Yan. Then, pagka wala ng oras, so, halimbawa, wala ng oras, so, i-reset ko. Yan. So, namatay yung music. So, yun ang kinagandahan. Hindi katulad nung went off. So, pag wala ng oras, gumagana pa rin yung keyboard saka mouse. Kaya, hindi siya nag-auto shutdown. So, tulugan natin ulit. Yan, saka lang magtutuloy yung tugtog. Okay? So, salamat sa may-ari ng application na to na si Dark Jack Lord at sa nag-share ng application na to. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko siya na-download. Okay? Dito sa browser natin, type natin ang PH corner. Ayan. Tapos enter natin. Ayan, tapos click natin 'to. Ayan, so kailangan nyong mag-create ng account dito, mga lords, para ma-download nyo yung auto shutdown version 8. So sa akin, may account na ako dito. So kung wala pa kayong account, mag-create muna kayo bago nyo ma-download yung auto shutdown. Okay? So pag may account na kayo, search nyo yung auto shutdown. So, wala pa tong version 13. Ang mayroon lang is version 8. Yan. So, enter natin. So, antayin lang natin. Loading. Yan. Tapos, scroll up natin. Then, ito yung auto shutdown version 8. So, click natin. Then, ito na. Tapos, click natin tong download. Okay. So, gagamit tayo ng connector. Ganito. So, nag-DIY na lang ako para tipid. So, kung wala pa kayo nito, bumili muna kayo. Okay. 3 pins or 2 pins pwede. And so, ito para dito sa cutting switch ng timer. Then, ito naman dito sa J-COM. Ayan, i-correct natin sa 4 at saka 6.
Ayan. Four saka six. Kung wala naman kayong G-com, doon nyo i-connect sa COM port. Ayan. Dito nyo i-connect. Kailangan yung connector na bili nyo, yung magkahiwalay. Connect nyo sa 4, saka 6. Then, kung wala naman kayong COM port, bumili kayo ng USB to RS232. Then, i-connect nyo yung connector. Kailangan yung makahiwala ito para ma-connect nyo yung para sa 4 at saka 6. Okay? So, itong J-COM sa may board, magkatabi siya. Kaya okay lang magkadikit. So, i-connect ko sa 4 at saka 6. Yan. Sa board. Yung kunin nyo yung kaliwa at saka gitna. Huwag nyo nang gamitin itong sa kanan. Kasi pag ginamit nyo ito, baliktad ang mangyari. Pagka walang oras, may display yung monitor. So, baliktad. Okay, so yung gamitin is kaliwa at saka gitna. Then, install na natin yung application. Okay, so install na natin. So, bago nyo install, lagyan nyo muna siya ng oras para mag-successful yung settings installation ng auto shutdown, para ma-detect ni auto shutdown na gumagana na tong J-COM. Okay? Yan, so pag may oras na, punta tayo dun sa dinownload natin. Punta tayo dito sa download. Then, ito yung dinownload natin. So, kopyahin natin to. Tapos, dito natin ilagay sa local C. Para nakasave ang folder ng auto shutdown natin. So, dito natin ilagay sa program files times 86. Tapos, i-paste natin dito. I-paste natin. Ayan. So, nandito na. I-open natin. Then, i-run natin tong auto shutdown app.exe. So, i-run natin to. Ayan. So, nagra-run na siya. Then, may makikita kayong icon dito. May lalabas dyan. Ayan. Double click. Tapos, may lalabas. So, default password is admin. Ayan, admin, tapos enter. So, ayan, yan ang lalabas. Then, click natin itong settings. Ayan. So, dito sa taas, select natin ang COM1. COM1. Yan. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo pang baguhin yung nakasulat dito. So, sa akin, hindi ko na binago yan. Binago ko lang dito. Ito. Marlon PC. Then, yung
insert coin to continue. So hindi ko na rin na binago yan. Then kailangan naka-check to. Check, check. Then dito sa nasa sa inyo yan kung ilang seconds nyo gustong bago mag-shutdown yung computer. So sa akin is hindi ko na babaguhin yan. Yan ang default nya, 60 seconds. Then dito tayo sa baba. Ayan, so i-click natin tong i-check natin tong lima na to. Okay, so i-check natin. Okay lang. Check. Okay. Disable log off. Okay. Disable power option. Okay. Then ito. Yes natin. So yes, click yes, then save. So save natin. So nag-error kasi yung GCOM natin, jumper natin is nagalaw. Naglo-loss kasi. So okay. Ayan. Galaw-galawin natin. Ayaw. JCOM. Yun. So, naglo-loss siya. Ayan. So, gumana na yung JCOM natin. Ganyan mangyari pagka walang oras yung timer at saka naglo-loss tong GCOM. Ayan. So, okay na. Then, i-close natin to. I-save natin. Save. Ayan. The application will restart after saving. Continue. You must restart your computer to apply or change. Yes. Ayan. So, para mag-restart siya, tanggalin natin ang oras para mag-save change yung settings na sinet up natin. So, lagyan ko ng i-reset ko para mawala yung oras at mamatay yung computer natin. So, reset ko muna siya. Ayan. Wala ng oras. Ayan. So, ganyan na yung lalabas. Then, antayin natin mag-restart para mag-save yung settings na sinet up natin. Ayan, so malapit na. 2, 1, 0. Ayan, so magsa-shutdown na siya. Ayan, so patay na. So buksan uli natin.
Ayan. So, antayin natin. So, nakasero siya. Then, namaya, lalabas yung insert coin. Auto shutdown natin. Ayan. So, lalabas pa yan. Bali, dalawang beses magpapakita. So, ayan na siya. Nag-save yung settings natin. So, pag hinulugan natin, yan. Saka lang magkaka-display. So, try natin magpatugtog. Sana ba yung maganda kaya ito. Yan. Then pagka wala ng oras, kunwari, wala ng oras, reset ko. Yan. Wala. Itong setup na ginawa ko, mamamatay yung monitor, yung pinaka-power niya, pagka naka-turn off na tong motherboard. Pagka naka-shutdown. Pagka naka-shutdown tong computer, mamamatay din tong monitor. So, lagyan ko muna siya ng oras. So, ayan, nagtuloy. So, ang setup na ginawa ko para sa cut-off ng monitor, so, mamamatay ito. Itong LED indicator niya. Nakita niyo ba? Yan, naka-green siya. Mamamatay yan pagka naka-shutdown na yung computer. So, ang connection na ginawa ko, hindi na dito nakakunik yung cutting switch ng power cord. So, nakabukod. Nilagyan ko siya ng relay. Yan. Yung relay na to, dito nakakunit, supply, 12 volts. So, pagka nag-power on yung computer, masusupplyan to ng 12 volts, then mag-switch on tong relay connected sa power cord dito sa likod. Yan. Kaya mamamatay din yung monitor pagka naka-shutdown na yung computer. Okay, so subukan natin. Sa mga gustong matuto kung paano ko ginawa yun, comment na lang kayo kung gusto nyong malaman kung paano ko siya ginawa. Okay, nagawan ko na lang siya ng video. Bubukod ko na lang kasi para hindi na humaba yung video tutorial natin. Okay, so subukan natin patayin. So reset natin, tanggalin natin ang oras. Yan, so wala na ng oras.
Then antayin natin mag zero. Yan. So mag-auto siya, tayo na siya. Yan. Yan, so sabay na matay yung monitor. Okay. So ganun lang kung paano install ang auto shutdown ni Dark Jack Lord. Para dun sa gustong matuto kung paano ko ginawa yung cutting switch ng monitor. So comment na lang kayo para gagawan ko na lang siya ng video. Okay? So hanggang dito na lang muna mga Lods. Maraming salamat sa panonood.